mga aura, pero recently, lately, yung Lunox parang hindi effective. Hindi ko alam bakit. Parang... So eto nga, let us go into the Land of Dawn, final series of the day. Game number 1, Execration versus Aura B. A. Siyempre kami ni Prof. B ang magiging shoutcaster ninyo para dito sa laban natin. And masasaksihan na natin mainit-init na laban ngayon. Iba ang ating direksyon sa mapa. Nalilito na si Rek D. Eto na. Nanibago sa tournament mode. direct nyo hindi nasanay. Direct nyo nanibago, pagod na. Item check nga tayo. Check up yung kulit. Ayun na nga, Romek tagad sa jungler. Ay, jungling. Etong Aura PH. Which is sinesecure nila actually. Yung quick level 4 dito. Ni JP. Oh, yes. Sinusure nila kasi additional vision yan eh. Diba? Oo. Mas maigi talaga mag-level 4 agad ang isang using team para nga naman ma-utilize and ma-prevent nila yung mga future junks sa pwede gawin ng execration dito. Pero unto na may dali naman tayo, ang ganda ng harassment na ginagawa dito ng execration but still hindi pa rin nila napipigilan no si JP na makapag-farm and makapag-level up ng mas mabilis compared kay KillBJ. Kasi yung mga nakaharap dyan Max eh, no, yung rotation niya dyan, saktong-sakto, daan na daan dito, and automatically level 4 niya. Pag level 4 siguro, ipapop kaya kaagad to. Yung kanilang ano. And umi-invade to Max ha, ayun no, pag-pop, invade, sabay balik, or I think liliko to si JP dun sa top turret, tsatsani ng konting medyo gold bars. Tsatsani ito ng gold, yes. Habang sa baba, may namumukong kaguluhan dito. May pag-setup, coming from Akelra, moving forward, si Sad Boy, bumaba boy. Yes, ultra middle lane naman. The harassment is real from both of the supports. Nakakalawang ang isang Eudora because yung mga skill niya naman talaga is targeted unlike Tai Luwei, no, na kailangan mo pang i-timing or i-tempo kung saan pupunta yung kalaban. Pero 2 minutes into the game, the turtle is now up for grabs and is being taken by Aura PA. So possible contest dito by Sad Boy, pero I think hindi niya itutuloy because apat to laban sa isa, the turtle has been secured and execration as of now, hindi ko pa nakikitang sumasabay in terms of rotation and objectives. Hindi pa sila pwede sumabay dahil wala pa level 4. Etong si Sad Boy, kailangan muna nila makuha yung implosion. Right after that, pwede na sila magdire-diretso. Binabdayan rin nila, of course, yung level dito ni Reflecia. Pero yun na nga, nahuli na dito, oh Max. Oh my God! Vacuum! Ang sakit naman ang vacuum na binibitawan dito ni Luo Yi. Pero Aura PH, ang ganda ng execution na ginawa nila under middle lane. Pero sa top lane, para Bro P. Boom! May pagsundot dito. Kill wash. Disengaging. Nako, I think what Aura PH doing right now is really good, no? Napeprevent nila yung farming ng execution, tapos sila tuloy-tuloy pa rin. Napapaback away nila eh, most of the members dito, and that is not good kasi ilang minion wave yung masasayang nyo kada nagre-recall kayo. Tama, yung mga pag-recall-recall na yan. As long as sabi ni Kaelra, okay lang, ano, Boss Baymax, basta ako hindi ako uwi dahil sayang yung orb dito. Jump in. Godlane. Oh no! Naku po, muntikan mahuli dito. Pero may paghatak dito. And napakaganda ng flicker out. I thought may setup na magagaling kay Sadboy. Pumasok na, disengaging as well. Ito si KLVJ. May round to dito ah. Tatalon lang. Hindi ko lang tatalon dito ng Reflecia. Good move. Nakaramdam siya dito. Maduda. Itong si Reflecia. They're able to take down Yuzong on to the top. That's the first blood for the side of execration. From that make drop, that's the first blood. So, ang ganda ng ginawa ng execration dito, pare Prof B. Busy tayo sa baba, while sabi naman ni Renzo, dun sa top lane, akin ang dragon na may tatong sisiw kasi parang sisiw lang siya kapag ako ang katapat. And 4 minutes into the game, Aura PH still has the leads even though nakakuha ng first blood yung execution. Ayun na! Mahuhuli, pakakaligtas ba? I don't think so. And there you go. Nahuli na dito si Kaelra. May follow-up pa. Onto the top. They want to take down JP. Pwede masyado malalim dito. Habang ang dragon, Killua sumasayo na the dragon dance. Naku po! Oh my God! Bigyan na walang buhay niya! Pero binabalik try to sustain. Napakaganda ng hatak dito ni Chaknu. May follow-up damage from Reflecia. Able to take down as well as si Renzo. Woo! And again guys ha, pag nanonood kayo dito, sa moy-moy palaboy lang kayo manood. Pag nakita kayo ng ibang live ng Juicy Legends, kindly report it. Huwag nyo supportahan yung mga pirata. 2021 na, namimirata pa rin kayo. Magbago na tayo guys, hindi tayo, wala na tayo sa pirate age. Ano ba kayo, sa computer age na tayo, not futuristic na tayo mag-isip. Diba? Tama, tama. Lang yun. Pero as of now, 5 minutes into the game, second turtle is now up for grabs and is being aggravated by execration. Pero, pantay sarado to ni paring Reflecia, 4 versus 2.
kung magkakataong sasabay dito ang Aura PH. But I think this turtle is going to be secured by the execration. May diversion. Joke pero lang. Ika-cancel out dyan para prop. Joke lang sa diversion. And item check dito, Max. Nako, makikita naman natin dito. Alice, meron na siyang Clock of Destiny. Whilst yung lapu-lapu natin, going for the Bloodlust Axe, Raptors Machete na yung Benedetta. Whilst on the other side, Clock of Destiny for the Lunox. And if you look at this, Lunox yung may highest gold dito sa side ng Aura PH. Actually expected na si ano, Yi Sun Shin. But Yi Sun Shin having the Raptors Machete naman para sa side ng Aura PH. And now, another rotation na mangyayari dito on to the top. Four-man Death Ball. Pagka if ever man na hindi sila dumiretso dito, most likely babasag at babasagin nila dito. Kelra playing it safe, playing it right while onto the back lane. Sadboy and eto Max going in, ready to take down. Napakabilis dito. Kelra na naglaho. Sadboy, nasa gitna siya. Ng dalawang miyembro, may pag-up dito. Knock-up and JP will fall. Look at that! The damage is there! Nakuha na rin si Eudora from Lisha down to 5% and that's a double kill for Kiel VJ. Hindi pa tapos. Nakapos si eto Max, inatak na rin niya. And Lunox, triple kill and wipe out. Wipe on out! On the side ng Aura PH. Ang ganda! Sa former team niya. Ang ganda nung nangyari yung teamfight dito, especially with the Sad Boy, the CC, the crowd control na ginawa dyan was literally so perfect. Ang sarap tignan, dalawa yung nanakap niya dun sa side, whereas yung ibang niyang membro, busy-busy na kumakatay. So hindi naka-help ngayon yung mga na-zone out niya on that very last teamfight. Yun na nga, and sabi niya, ito yung katay, Max. Binigyan ng isang pabilis. That's a clear error for Kelra knowing na wala pala siyang ano dito, Purify. Yet, si Sadboy kasi papunta pa lang dun sa potential ano eh, danger ano eh, bush. Danger eh. Zone. O, pumunta siya dun to bush check or face check. Problema, eh nakaangat na agad si Kelra. Most likely, lesson learned later on, hindi natin makikita or possible na hindi natin makita kay Kelra yung mga ganong pagkakamali. May pa-vacuum pa dito. Rafflesia down to 10%. They want to take down. Rafflesia will escape using that Imperial Justice diversion. Joke lang pala yun. They're ready to quit that turtle. JP snatching the turtle with the dragon form. Disengage na muna. Sabi na, secure na natin, turtle. Back na muna, tol. And now, that exchange, Max. Turtle kapalit ng funnel or hyper carry nyo naman sabi niya. Aura PH ba yung nakapag-secure ng turtle? Oo, si JP, bago siya mamatay. Hindi maganda, no? Though yes, nakuha niya ni JP, but still, marami sa likod na mapapalagpas as well as yung teamfight na to, bro. Wala nang palalagpasin pa dito. Ninart-nart na nga mga sir. Two man down again. Follow-up after follow-up. Kelra, mainit and they want to take down this turret. Kailangan nila i-hold to. Pero I don't think so na makukuha pa nila dito another vacuum. Oh my God, easy na secure. The damage is real. Naglaho ulit. JP, nowhere to be found dun sa mapa mismo. Isang vacuum, konting kalmot. Bang, tanggal agad si JP. This is what we're talking about, diba? Nung nasa loading screen pa lamang tayo na when it comes to set up place, mas maganda talaga yung hawak ng execution na full of blade. The final Alecto final blow, vacuum, yung mga knock-up ni Sad Boy. Doon nahihirapan yung Aura PH. And tulad nga na nabanggit mo, walang purify both sides of the team. So mas mahirap ang setup ng execution dito kasi all of this has a disable or crowd control. Whilst most of the side ng Aura PH, yes, they have the Eudora. Pero most of the time, ang Eudora, hindi niya ginagamit yung conductor niya para kumalat yung stun eh. Gagamitin niya yung conductor niya to increase the damage ng mga Thunderbolt and Lightning niya. Para so, very, very frightening. Para very, very frightening. Tama ka dyan. Pero item check tayo ng mabilisan dito. Yuzong going for the Queen's Wings. Lightning Flash na yung Lunox sa ating. Going for the BOD naman, syempre. Yung Yi Sun Shin para sa side ng Aura PH. Sa Execration naman, Luoyi meron ng Necklace of Durance. Alice, nakakapag-item na with the Enchanted Talisman addition for that Clock of Destiny kanina. Tigreal with the Athena Shield. BOD, Bloodless Axe para kay Lapu Lapu. And look at the gold of the Benedetta having the Bloodless Axe and Brute Force Breastplate. First Lord up for grabs. Alam nila kung nasa ng execution pero they don't have the ability or kakayanan para kuhain to or contest man lang. No? And most likely, ibibigay nila din sa level 1 Lord. Naita ko si JP actually. Sobrang ingat na niya. Dahil yung beses siya napitas dito, sabi niya hindi muna ako, pupunta siya dapat sa jungle. Pero hindi siya sure kung may nakatago doon sa bush.
So ginawa niya, hinintay lang niya, lumigo siya dito sa mid. Ang problema, tinan mo naman, inaano na nililane freeze nila, minion freeze ang ginagawa dito ng execution. Hindi nila pinapatay, di ba? Hinihintay lang nila yung Lord, and hinahanap nila yung positioning dito ni JP. Ano kaya ang gagawin dito later on ni JP? Right up, 10 minutes na max eh. Ano pa yung comeback potential dito ng Team Aura PH? Comeback potential nila rito is to focus on Benedetta and si ano eh, si Etomax. Sila yung nagdadala ng flow ng game right now, as of now ha. Mm-hmm. And if we look at this, Etomax, every time na magti-team fight, no, napapansin ko, Aura PH, bakit sila nagdidikit-dikit? They all know about the vacuum. Daka, ano pa, meron pa tayong implosion. So, kailangan nilang umiwas sa mga ganong wrong mistakes, parang Prof. B. Kasi yun yung magdadala sa kanila diversion sa pagkatalo. Pero siyempre, eto na, meron tayong diversion on the bush. Biniglaan sila dito. Pagpasok nila, bigla silang umangat din. Kaya sabi nila, of joke lang, here comes the Lord onto the top. Trying to defend etong Aura PH, looking for a good setup. Ang hinahantay dito nila Etomax and Sad Boy. Right after Mountain Shaker, pop na dito onto the bot. One on one with the Great One. Pulado ka dito si Rapisha, going in. Orb in. Nahuli na rito si Sad Boy. Wala silang pang setup dito, but still, they can destroy the turret. Easy peasy. And making sure na makuha lang nila yung kanila objective. After that, disengage pa muna dito. You can actually say, Prof. B, na that is a quiet exchange, no? A good exchange para sa side ng execution, because mas importante pa rin talaga ang isang inhibitor turret kumpara sa tank ng kalaban kung hindi nyo naman sila i-engage right after the takedown. Diba? Nag-back away din yung Aura PH. They're literally playing it safe knowing na masakit na yung damage ng execution. Ito na. Inahanap na nila, hindi nga sinasabi mo masakit na ang damage, pero Aura din. Masakit na rin pagka nagkakaroon ka ng misposition dito. Nawala yung pa-vacuum, pwede silang mamburst ulit dito, pero mas gusto ng Aura PH, sabi nila dito, teka lang Boss Baymax ha, kasi bumibuelo pa lang ulit kami, kung wala kami ng tempo dito. And I believe, yung next Lord or the level 2 enhanced Lord, dito magkakatalo sa tingin mo. Feeling ko pwede, it is possible na sa next Lord na talaga magkakatalo, especially on the side ng Exe. Because if you look at the current HP of the remaining turrets dito ng Aura, mahirap to. When the gates are open, the pressure is so heavy na talagang hindi nyo na, ano, hindi nyo agad maiisip kung ano yung mga gagawin nyo, magdedepensa ba kayo, lalaban ba kayo sa isang team fight, or magpo-focus muna kayo sa paghabol ng item. Because 12 minutes into the game going 13 minutes, 8k ang kalamangan dito ng execution. Uy! Kala ko si setup dito si Sad Boy, pero namataan siya. Going in, jumping in as well. Ito si KLBJ against the members. There's a vacuum. Killwash backing away. Habang Rafli siya protecting the rest of the Aura PH na bigla ang lahat. Akala ko makakasetup na dun si Sad Boy. Kasi nag-shadow machine, di ba? And pagtalo niya, joke lang pala. Nagkano rin eh. Ang ganda rin ang ginawa ng Yuzo with the Black Dragon transformation, making execution back on that very last engagement sa may bottom lane. Tignan mo, isang kalabit na lang yung bottom lane turret ng Aura PH dito, kaya kailangan na nila itong matyagan maigi. Pwede na itong ano eh, i-backdoor ng execution. Sabi nila, hindi na muna kami mag-backdoor dito, Max, kasi hintay na ako namin, Lord. If ever man i-contest at ma-miss position dito ang Aura PH, tournament na. Diba? Ang Aura PH will need to snatch the Lord para makahinga for the next 3 minutes. Ayan ang magiging condition dito sa Lord take na nangyari. Rapisha getting a lot of information. Nasa ng mga members dito. 3 months going in against Rapisha. Imperial Justice bailing out. Here comes the dragon and the trap going in. There's an ignite. Etomax is out of the game. Rapisha backing away. Abang yung orb hindi pumasok si Kendra, pero nahuli. Kaya jumping out na ito si roleplaying difference. Habang si Keller naman trying to stop the JP. Napakaganda ng business part dito. Disengaging mo as well ito si Nunox. Takbo ng kakahit pa nga Rafflesia backing away. Biglang pumektos pababa. Habang si Kel VJ pa nga umaalis na rin. Hinahabol na si Rafflesia. Si Injection hindi nila makita. Tinaga na rin pati damuhan. Sabay sabi lang, wala na pala. Si Injection, si Rafflesia. Intersection. Oh, intersection. Sa talipan sa mga intersection.
saan galing yung injection mo, bro? Pero eto, the Lord is being taken by execration as we're talking right now. Pero I think gusto ko mag-test ng RPH dito. Aabot ka ba? Eto, another setup na naman ang gagawin ng execration. Bullet drop, Lisha! Habol nila dito and mahirap to sa position mismo. Naku po! Here comes the dragon. Sabi niya ito ng huli. Si Shenron nilabas na. Habang tinitibihan na siya sa mukha. Tignan natin kung papalag dito. I think Aura PH still will defend muna. Time first lang. Mahirapan sila dito para i-defend sa to. Lord, nasa taas dito. This is an enhanced Lord. And may comeback potential pa ba, Max? Ay, nahihirapan ako tignan eh kung paano gagawin pa nila dito sa ganitong sitwasyon. Actually, yun din yung kanina ko pa iniisip, no? There's still a comeback potential but it's very low. Kasi kung titignan mo, Kale Raya sa 135 score pero hindi nila kayang patayin. That just proves us kung gaano kaiwan in terms of items yung Aura PH dito. 10,000 ang kalamangan ng execution in terms of gold. Basag pa yung mga inhibitor turret ng Aura PH ngayon. So mas lalo silang mahihirapan. And as of now, as the Lord marches in onto the top lane, there goes another pressure given by the side of execution against Aura PH. And I think another teamfight is bound to happen right now dito sa face ng Aura PH. Hinihintay ko lang yung mga pagbiglang talon dito ni Sad Boy. And pinatapos na nila dito, trying to defend. Look at this, Kelra sustaining niya sarili. So press is up, the vacuum is there, a lot of damage. And now two man down dito. Game 1 goes for the side of execution. Prof,